Anong masasabi mo sa mga reaction nila? Hindi ko din po gano'ng akalain na gano'ng reaction po ni Papa Joms eh. Biglang nag-walkout. Nag-walkout? No. Grabe po. Hindi pa kayo nag-uusap ngayon? Hindi pa po. Hindi pa? Grabe. Hindi pa po na, Jim. Ay, hindi pa naabot na po sa'yo. Mukhang mala... Mukhang iniiwasan ka na. Iwan ko lang po. Hala. Hello mga Kalingap! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ako po si Kuya Nel. Ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay pwede po kayo mag-subscribe and hit the notification bell button para lagi po kayo updated sa aking mga uploads. Ayan, ngayong araw naman po ay kung napanood nyo po sa ating intro, ay nagsalita po si, ano, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magtanong kay, ano, kay Coach yung kanyang side dun po sa nangyari po sa gym serie nila. Nila ano, Carla at Papa Joms, ano. So, ayan guys, huwag na po natin patagalin to at panoorin po natin yung buong video. Ayan. Hello po mga Kalingap. Grabe, may nakita ako ngayong araw po guys. May nakita po ako dito na familiar na tao. Andito. Eto po. Ayan. Ayan guys, andito yung ano, hinahanap ninyo. Hello. Ayan bro. Ayan, friend po natin yan si Coach. Huwag kayong magagalit ah. Pero okay lang kung magalit kayo. Kayo na bumahala. Bro, ang daming ano ha, daming nakapanood ng ano nung series sa ano. Ay, opo. Anong masasabi mo sa mga reaction nila? Ay, hindi ko din po gano'ng akalain na gano'ng reaction po ni Papa Joms eh. Biglang nag-walkout. Nag-walkout, no? Opo, biglang nag-walkout. Hindi mo in-expect yun? Kala ko po mag-gym lang din, matuturuan ko po sana. Bigla pong nawala. Biglang nawala? Walkout po pala. Kaya grabe. Parang nakakatakot yung ano, aura nun ni Papa Joms, no? Talagang seryoso po. Parang siya. Gustong manapak, no? Opo, seryoso po, grabe. Grabe. Seryoso ngayon. Yung pagpalawan po, parang, yung ko lang po. Parang daladala niya pa rin yung ano? May sama pa niya. May sama pa rin ang loob. Grabe po. Hindi pa kayo nag-uusap ngayon? Hindi pa po. Hindi pa? Grabe. Hindi pa po na, Jim. Ay, hindi pa naabot na po sa'yo. Mukhang wala. Mukhang iniiwasan ka na. Iwan ko lang po. Hala. Baka po ano? Baka po may tinatago pa rin. Baka may kinikim-kim pang sama ng loob, ano? Grabe. Eh, kasi naman, grabe man yung ginawa mo. Hindi, tinuruan ko lang naman po. Ano lang, wala namang mali siya yun? Wala. Tinuruan ko lang po yun. Kasi nahuli ka eh, nahahawa ka dun sa ano eh. Dispatan ko lang po. Yes, spotting yung tawag doon. Ano lang po kasi para mag-guide ko lang. Oo, para mag-guide. Oo, tsaka na magbutog. Yeah. Ito, ito. Sige, maglaro ka na. Maglaro ka na. Ayan po. Nakakausap natin si Coach dito. Ayan mga Kalingap, napanood nga po natin. At napakinggan din po natin mismo galing po kay Coach. Kung ano yung mga nangyari talaga doon sa gym serie nila with Jomcar, ano? At ayan nga po sinabi ni ano ni Coach na parang ano nga daw seryoso daw si ano si Joms nung mga time na yon, at gulat na gulat siya at nag-walk out daw si Papa Joms. Ako naman para sa akin guys, normal yon na feeling para kung ano kung sa kung ilalagay ko yung sarili ko sa lugar ni Papa Joms, normal po yon na ano parang magselos. Kung si Coach nga ang tatanungin natin guys, ay wala naman daw po itong mali siya ang kanyang mga ginagawa. Kumbaga pag siyempre pag nagji-gym ka, yung ano, yung pag nagbubuhat ka, iispatan ka niyan, siyempre pag bubuhatin. So wala daw yun meaning para sa kanya. Kumbaga nabigyan lang ng ano na ng ibang ng mali siya ni Papa Joms. Kasi saktong-sakto nung pagdating po ni Papa Joms dun sa lugar, inaandun po ganun na agad yung nadatnan niya. Ngayon, ito pa isang ano pa guys na sinabi ni Coach dito na para daw ano dinamdam talaga ni ano, dinamdam ni Jomar yung ano, yung kinimkim niya, dinala niya hanggang sa Palawan, hanggang daw dun sa pag-alis nila Jomar papuntang Palawan ay parang dala pa rin niya yung ano, yung kumbaga yung sama ng loob kay Coach. Naramdaman din yun ni Coach kasi hanggang ngayon guys ay hindi pa rin po sila nag-uusap. Ano? Hindi pa rin sila nag-uusap ni Coach. So hindi natin alam kung ano pong ano bang nasa isip ni Jomar, ano bang nasa isip ni Coach. May dapat bang mag-sorry? Si Coach ba dapat mag-sorry or si Jomar or ganyan? Hindi po natin alam kung ano pong nasa isip po nila sa ngayon. So pero sana hindi naman lumala itong ano nila, itong mga nangyayari sa kanilang dalawa
na may pagka hindi pagkakaunawaan. At isa pa nga dito nalaman ko kay coach, guys, maiba ako. Tinanong ko nga siya at feeling ko hindi pa rin talaga siya susuko kasi sa dami ng ano pambabash na ano na negative comments na ano na kinasangkutan ni ano ni coach ay parang ano pa rin siya, gusto pa rin niya, crush niya pa rin daw ano si Carla. Pero parang ini-insist niya pa rin na crush niya si Carla kahit na ang daming nagbabasa kanya, 'di ba? So ako naman, ako kung ako kay coach, kumbaga lilo na lang ako, di na ako magsasalita ng ganun. Ayan, pero wag tayong magalit kay coach kasi syempre nag-express lang naman siya ng ano, ng kung anong nararamdaman niya, wala naman siyang masamang ginagawa sa palagay niya. Ano? So, wag po tayo masyadong mag-hysterical o mag-exaggerate about dyan. At sana ano, para sa akin sana magkaayos na rin po sila ni coach, ano? At si Jomar, sana ngayon po kasi hindi pa daw po sila nagkikita. Ano? Hindi pa rin po sila nagkikita ni coach at si Jomar. So, baka iniisip ko, baka umiiwas po si Papa Joms kay ano, kay coach, hindi po natin alam. So, sana magkaayos pa rin po sila. Sana hindi naman to mantong sa ano, sa mas malalim na ano na hidwaan sa pagitan po nilang dalawa. Ayan. So, basta tayo guys, support, patuloy pa rin po tayo mag-support po sa Jomcar, kay Papa Joms at kay Carla. Kahit naman po may normal naman po may mga ganitong ano scenario na parang kumbaga may third party, pero normal po yan, that's normal, as long as kilala po natin si Carla at si Papa Joms na sobrang loyal po sa isa't isa. Makita nyo naman po sa nangyari po sa Palawan, yung Palawan adventure nila ay talaga namang sobrang sweet po nila, at ano, hindi na mapigilan ng mga fans ang ano, ang kiligin, guys, grabe talaga. Sa ang dami pong nangyari sa Palawan, ang daming kiligan na nangyari. So parang nakalimutan doon sa time na yon, siguro naman parang kahit papaano nakalimot na po si Papa Joms about po doon sa nangyari sa ano sa gym. So ayan, sana nga po ay ano na, tuluyan na po makalimutan niya ni Papa Joms, dahil mas maganda yung wala tayong kinasasamaan ng loob. And kung maaari naman sana, paras na lang sila magpatawaran para mabalik yung pagkakaibigan nila. Para wala pong problema, everybody happy po tayo. Ano po? So, ayan lamang po, at bago po pala tayo magtapos ay gusto ko po sanang ano, i-shout out, big shout out po ang ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna, si Kalingap Rab, at syempre ang lahat ng bumubuo po sa Team Kalingap, kasama po ang K-Boys at ang Kalingap Partners and Kalingap Reactors. Ayan. At pati na rin po pala doon sa mga grupo na sumusuporta po sa mga pabahay ni Kalingap Prab. Andyan po ang KROR, Team Trulala, at ang OOS. Ayan. At sa iba pa po hindi ko pa po nabanggit, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtulong po sa Team Kalingap at sa mga beneficiaries. Ayan. So yun lamang po ang ano natin, ang vlog natin sa ngayon. At abangan nyo po ang mga susunod pang mangyayari po, ano, ang bagong mga balita na ano makukuha po natin. So ayan lamang po, maraming salamat guys, bye bye po, and Jesus loves you po.